Magandang araw, klase. Ako si Binibining de Guzman, ang inyong guro sa Baitang Pito, Filipino. Bago tayo magsimula, hingin muna natin ang gabay at kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan, dakilang pinagmulan ng lahat at siyang tamang daan. Naway tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya at buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Gabayanin niyo po kami sa aming gawain sa araw-araw. At paghilumin mo ang sakit na lumalaganap sa aming bansa sa kasalukuyan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang buhay, klase! Maligayang pagbabalik sa eskwela sa bagong kadawyan o tinatawag na new normal. Ito ay nagaganap bilang virtual lamang, ngunit asahan ninyong patuloy kayong matututo at makakamit ang edukasyong nararapat para sa inyo. Bago tayo tuluyan magsimula, narito ang ating mga alituntunin sa ating online class. Mahalaga ang mga alituntunin ito upang maging maayos ang daloy ng ating talakayan. Ito ay inaasahan kong susundin at gagawin ng bawat isa sa inyo. Una, ihanda ang module, kwaderno at panulat. Ikalawa, iwasang gumawa ng ibang bagay habang dumadaloy ang talakayan. Ikatlo, siguraduhin may signal ang inyong gadget upang masundan ang ating talakayan. Ikaapat, humanap ng maayos at komportabling lugar upang lubos na maunawaan ang araling. Atin lang simulan ang araling may layunin na iinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Nauunawaan na ang layunin. Klase, may nakikilala ba kayong taong matalino? Sa ating panonooring maikling salaysay, makikilala natin si Katalino, na isang binatang upod ng talino at ang naging bunga sa kanya nito. Si Katalino ay hinahangaan ng kanyang mga kanayon dahil sa kanyang katalinuhan. Sadyang walang lumapit sa kanya na hindi niya nabigyan ng magandang payo. Ito ang naging dahilan upang mangamba ang hari. Totoong nabahala siya sa kasikatan ni Katalino. Pinadaan niya sa isang pagsubok si Katalino na nalagpasan naman ito. Tunay na hinahangaan ng hari si Katalino, kaya kinuha niya itong tagapayo. Matapos nating mapakinggan ang salaysayin, sagutin naman ninyo ang mga gabay na tanong. Kunin ang inyong kwaderno at panulat. Unawain ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, si Katalino ay hinahangaan ng kanyang mga kanayon dahil sa kanyang katalinuhan. Ito rin ang naging dahilan para kunin siyang tagapayo ng hari. Maihinuwang si Katalino ay A. Bantog, B. Kilala, C. Iniidolo, D. Matalino. Ikalawa, maraming lumalapit kay Katalino
upang humingi ng payo. May hinuha si Catalino ay A. mapagkumbaba, B. mabait, C. maunawain, D. madaling lapitan. Ikatlo, ang mga tao sa kanilang nayon ay sumusunod sa sinasabi ng hari. Pinatutunayan ito na sa kanilang kultura ay A. igalang ang namumuno sa lugar, B. manatiling payapa ang buhay, C. tahimik maghanap buhay, o D. makinig sa matanda. Ikaapat, hinahangaan ng kanyang mga kanayan si Catalino dahil sa kanyang katalinuhan. Ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit ay A. iniidolo, B. ikinatutuwa, C. iginagalang, o D. pinag-uusapan. Ikalima, totoong nababahala ang hari dahil sa kasikatan ni Catalino. Ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit ay A. kaabalahan, B. kausayan, C. kabutihan, o D. katanyagan. Iwastunan natin ang inyong mga kasagutan. Bilang 1 at 2, titik B. Bilang 3 at 4, titik A. Bilang 5, titik D. Ikaw ba ay nakakuha ng 4 hanggang 5 puntos? Ibig sabihin, ikaw ay may nauunawaan na sa ating unang aralin. Lalo pa natin itong palalalimin. Ikaw ba ay nakakuha ng 1 hanggang 3 puntos? Huwag mag-alala. Sinisigurado ko sa iyong sa pagtatapos ng araling ito, lubos mo nang mauunawaan ang ating aralin. Nakilala natin si Catalino bilang isang binatang matalino. Batid nating likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matalino. Kaya na may maraming Pilipino ang kinikilala dahil dito. Isa na riyan si Apolinario Mabini. Siya ay tinaguri ang utak ng himagsikang Pilipino at dakilang lumpong dahil sa kanyang mga akda at mga naging mahalagang tungkulin noong panahon ng himagsikang Pilipino. Kinikilala rin si Leia Salonga sa buong mundo dahil sa magaling na pagganap niya bilang Miss Saigon. Nagtamo ng napakaraming karangalan sa larangan ng pag-awit. Siyempre, kung patalinuhan din naman ang pag-uusapan, hindi mawawala riyan si Miriam Defensor Santiago. Tinagurian siyang Iron Lady of Asia dahil sa kanyang matapang at walang takot na paglaban sa korupsyon. Natapos niya ang kursong abogasya sa loob lamang ng 3 at kalahating taon na may karangalang magna cum laude sa UP Visayas. Isa siyang knowledge vulture. Bukod sa pagiging matalino, napakarami pang mga kaugaliang Pilipino ang mayroon tayong mga Pilipino na kinikilala sa ating bansa at sa buong mundo. Gamit ang mga susunod na larawan, tukuyin ang kaugaliang Pilipinong ipinapakita rito. Mahusay, iyan nga ay bayanihan. Tama ka, iyan ay pagmamano.
Mahusay ang iyong sagot. Mapagbigay nga. Para sa ating gawain sa araw na ito, kunin muli ang iyong kwaderno at panulat. Palutangin naman natin ang mga kaugaliang Pilipino mula sa mga sumusunod na sitwasyon. Magbigay ng kaunting paliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Unang sitwasyon. Inutusan si Darlene sa palengke na bumili ng ethyl alcohol na halagang 57 piso at isang pirasong face mask na halagang 10 piso. Kung kaya't binigyan siya ng kanyang ina ng 100 pisong pambili at agad na nagtungo sa pamilihan. Nang sana'y pauwi na siya, napansin niyang sobra ng 10 piso ang sukli ng ali. Ang dapat na 33 pisong sukli ay naging 43 piso. Naalala niya ang palagi ang bili ng kanyang ina, kaya't siya'y hindi nag-atubiling isauli ang sobrang sukli. Ikalawang sitwasyon. Nabalitaan ng pamilya de la Cruz ang palaki ng palaking bilang ng mga tinatamaan ng sakit na COVID-19 sa bansa. Kung kaya, agad nilang inalis ang mga basura sa kanilang bahay. Naglampaso ng sahig, bumili ng mga sabong panlinis ng banyo, ethyl alcohol at mga face mask, nilipat din nila sa labas ang mga lalagyanan ng sapatos. Kung may galing sa labas, dumidiretso sila sa banyo upang maligo at dinidisinfect ang mga pinamili. Natutuhan na rin nilang mag-ehersisyo at kainin ang mga nakalulusog na mga pagkain gaya ng mga prutas at gulay. Ikatlong sitwasyon. Malaki ang naging epekto sa kabuhayan ni Mang Nestor bilang tsuper ng jeep ang naganap na pandemya sa ating bansa. Pati ang kanyang mga anak ay nawalan rin ng hanap buhay. Mabuti na lamang at ang kanilang barangay ay hindi nagpabaya at nagpaabot sa kanila ng ayuda. Hindi nalilimutan ng pamilya ni Mang Nestor ang orasyon at pagrorosaryo bilang pagtawag sa poong may kapal. Paunti-unti sa pagtitinda ng tusok-tusok ng kanyang asawa ay natutugunan ng kanilang pangangailangan, ngunit hindi pa rin nalilimutang manalangin o tumawag sa poong may kapal. Binabati kita at nagawa mo ng maayos ang pagsasanay. Para sa karagdagang gawain sa araw na ito, kunin muli ang iyong module, Pilipino 7. Unang aralin, mga pahina 3-5. Basahin ang kwentong bayang ni Lubid na Apo. Kwentong bayan mula sa Mindanao. Sagutin ang gawain 1, pagdinang ng talasalitaan, at gawain 2, pagtalakay sa akda. Dito nyo lubusang makikilala si Catalino at kung bakit ang kwento ay nilubid na abo. Ano nga ba ang katugnayan ng abo sa kwento ni Catalino? Pati na rin ang kultura, kaugalian at kalagayang panlipunan
ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan. Maligayang pagbabasa!